Yan mga kabukid, ano? Yung ginamitan natin ng Sage Sea product ay wala pong bungi. Talagang puno ng butil, ano boss? Oo. Oh. Puno, ano? Ayan, oh. Binubuksan ni Boss Kanyo. Malaki. Yan ang kagandahan ng ating ginamitan ng produkto. Nakapagbawas ka ba ng abono mo rito, boss, na kimikal? Magandang araw mga kabukid. Welcome back to my channel, El Kabukid. Ngayong araw na to mga kabukid ay nandito pong muli tayo sa Barangay Balaring. Kung nakikita nyo po yung reaper na nasa likuran ko, yan po yung magha-harvest sa mais na dinodokumentaryo po natin. Pamulalan preparation, nalagyan natin ang ating mga produktong CHC Agritech. At ngayon, ito na po yung moment kung saan i-harvest na po siya. Good morning! Good morning, boss. Good morning, El Kabukid. Dumadalaw sa inyo, ha? Boss Kanyo! Nagkita na naman tayo. Para nung isang araw lang, magkasama tayo. Sa mani, ano? Sa mani. So ngayon... Ngayon, mais naman. Ibubusa natin yan. Mais naman. So titignan natin kung... Nung nakaraang harvest ba, boss, nakailan tayo doon? Ewan ko ba, hindi ko matandaan. Andun kay boss yung, kung ano, yung... Pero angat, ano? Oh, angat tayo. Sakali. No? So ngayon, titignan natin. Nabaha ito, nalubog ito, dalawang linggo. Oh, lumubog nga pala ito nung kasagsagan ng ulan, nung January. Kaya nabansot, pero malalaki bunga. Ayun. Bansot siya, pero malalaki bunga. Dalawang linggo nakalubog yan sa tubig. Buti naka-recover pa, kala ko wala na eh. Parang yung palay lang ano, oh, nilubog din. Ah, dito yung palay. Yan din po mga kabukid, yung pinagtam na ng palay ni Kanyo. Nung panagulan, lumubog din. Talagang walang nakita kahit dulo ng dahon. Pinakamababa kasi itong lote namin na to. Ayun. Kaya lubugin talaga. Bahain. So kakapanayamin ko muna boss, itong mga kasama natin dito ha. Magandang araw sa inyo mga bossing. Araw, oh. Oy, kumusta po kayo? Ayan, piniprepare na po yung sako na paglalagyan ng mais ano na ma-harvest galing po dito sa ating ginamitan ng ating produkto. Kuya, ano pong pangalan mo, kuya? Jason. Si Kuya Jason, ayan. Kumusta po kayo, Kuya Jason? Okay naman po. Baka may mga gusto kayong i-shout out. Binabati ko nga pala. Yun. Ang aming boss, si Boss Alex, na may-ari ng harvester. Ayun, Boss Alex, shout out sa'yo. Ha, nandito kami sa Balaring. Okay. So, ikaw ba operator, boss? Oo, boss. Ayun. Talaga. Medyo mababa ang mais niya, pero malalaki bunga. Eh, nabahaho kasi ito, dalawang linggong lubog. Buti nga. May... Pero yung gawing matataas naman, malalaki ang mais. Malaki. Yung hindi ganong natubig. Yun. Okay. Ayan, oh. So, ito namang mga kasama mo. Baka pwede nating makilala. Ang mga gwapo. Boss. Ayan pala si JR. Yun, si Kuya JR. Kumusta, Kuya JR? Ito, boss. Okay naman. Okay naman. Ayan. Ilang... Nakangiti, kahit hirap, ano? Ilang... Atawa ka lang, kahit hirap. ilang sako ba ang naisasaksak dyan? 100, boss. 100. Ayun. Baka may babatiin ka rin, Kuya JR, ha? Ayun, babatay. Binabati mo yung asawa, anak mo. Ayun. Binabati ko yung asawa kung nasa Saudi. Ayun. Ayun. Oh, shout out yung nasa Saudi daw, ha? Ayun naman. May pambabae ka mo. Ayun naman ipakilala. Pero para mapanood nyo to, dapat masubscribe nyo ako sa El Kabukid channel ko. Doon ko to i-upload, ha? Doon po ba yan, boss? Oo. El Kabukid.
El Kabukid. Nag-a-andrip po kayo ng ano, kalera? Hindi. Ibang ano yun, ibang one. Ibang ano po yun? Ibang channel yun. O kuya, baka may babatingin ka rin. El Kabukid ah. El Kabukid, o. Oh. Kahit ako yung ganda lalaki ko dyan. Siyempre, nakaside view kayo, humarap ka, humarap. Yo! Sako! Lambot na lambot ako laga. Okay, so maiwan ko muna kayo at titignan ko lang tong i-harvest nyong mais. Boss, bansot pero malalaki bunga. Nabaha pa yon. Yan mga kabukid, ano? Yung ginamitan natin ng CHC product ay wala pong bungi. Talagang puno ng butil, ano boss? Oo. Oh. Puno, ano? Ayan, no? Binubuksan ni Boss Kanyo. Malaki. Yan ang kagandahan ng ating ginamitan ng produkto. Nakapagbawas ka ba ng abono mo rito, boss, na kimikal? Oo. Ilan ba yung naikarga namin dito? 8 ata. 8. Kung normal, walang CHC Agritech, nakakailan tayo? Kwanto eh, 1.5 ata ito eh. Oo, dahil tinamnan natin yung gilid, ano? Oo. Nag-effect tayo. Sa mga makakailan kaya yon na sako ng abono kung di tayo nag-agritech? Mga nasa 15 sako. 15 ba? Ay, nailagay natin ngayon? 8-10, ganun natin, hindi ko na matandaan. Makakalimutin ako eh. Pero ang lalaki ng bunga, no? Ng puso niya. Lalaki, eh. Ang lalaki, ha? Nga din yung mag-harvester, yung operator eh. Si Kuya Jason. Kuya Jason, shout out sa'yo, ha? Araw po sa inyo, El Kabukid po, El Kabukid Vlog. Baka may mga babatiin kayo, kuya, ma'am, ha? Shout out lang, boss, kuya po. Ayun, yun, shout out. Shout out daw. Okay. Isa-show ko, El Kabukid Vlog. Subscribe nyo po ako para mapapanood nyo po. Oh, sige. El Kabukid po. El Kabukid. Taga saan po ba kayo, ma'am? Kuya po. Ah, kuya po. Marami po akong kliyente dyan sa kuya po. Barangay Bibiklat. Ah, oo. Ah. Ay, vlog niyo hindi nang hindi pa nakikita sa kuya po 'yan eh. Wala ay, pa. Ay, ganun ba? Harvester ng mais doon. Ay, ganun ba? Oo. Oh. Ay, sabagay, puro palay ang kliyente ko doon eh. Oo, oh, palay lang. Oh. Ayan. Yung Marsan na Agri Supply, kilala niyo po? Si Conseil Marsan ng Bibiklat. Oh, okay, kliyente ko po 'yun. Kliyente ko po 'yun. Ah, yung mga laso, ayan. Si shout out sa iyo ha. Sir Laso ha. At saka si Sir Damasco at saka si Sir Marsan. Ayan. Yung kanya Agri Supply malapit po sa Barangay Hall. Oo. Okay. At ang gwapong-gwapong si Benten. Oh, dito na pala yung mga bossing natin. Oh, shout out sa inyo. Sige po ha. Nakakabukid, ano? Ganito po dito sa Balaring. Halos hindi pa maabot ang cambio. Nakakapag-drive na ng motor. Ang galing. Nauutusan lang kumuha ng tubig. Dadako muna tayo sa ating shoutout portion, mga kabukid, ano? Dahil marami pong nagpapa-shoutout, iisa-isahin na natin. Okay. Shoutout kay Sir Elmer Henes ng Panabo City, Davao del Norte. Sir, shoutout po sa iyo ha. Mabuhay po kayo. And then kay Sir Benji Rivera ng Barangay Malasin, Aurora Isabela. Shoutout po sa iyo, Sir Benji. At ito, suki-suki ko na po ito. Si Sir Kate Apurador. Ka-order lang po ng probiotics para po sa kanyang poultry. Ayan po, no? Sir Kate Apurador ng Albuera, Leyte. Mabuhay po kayo, sir. At eto, sukin-suki ko rin po kay Sir Darwin
Bagaw ng Barangay Apokon, Davao del Norte din po. Sir, shout out po sa iyo, Sir Dario. At kay Sir Romel Garcia ng Barangay San Andres, Llanera. Ah, ito, malapit-lapit lang po. Shout out sa iyo, Sir Romel. Ano po? Ingat po kayo palagi. And then kay Sir Oliver Castillo ng Barangay Ned Lake, Cebu. No, South Cotabato, no. Mabuhay po kayo, Sir Oliver. And then shout out din kay Sir Edward De La Cruz. Ayan. Talaga mga De La Cruz, very well known po ito, no. Yung aking kliyente, dalawang De La Cruz po ito, si Sir Isagani De La Cruz at saka si Sir Nilo De La Cruz. Ayan po, ng Barangay Pamaldan, Cabanatuan. Shoutout na rin po sa iyo, Sir Nilo De La Cruz. Ayan. At kaya siyempre kay Sir Isagani po. Shoutout po. Sir, nandito na po kami ni Boss Kanyo sa inyong hinaharvest na maisan. Ayan. And then kay Sir Delphine Baldos ng Barangay Rizal, Santiago, Isabela. Ayan. Nabuhay po kayo, Sir Delphine. At siyempre yung aking isang kliyente dyan, si... yung mga Alarcon, no? Si Sir Danilo Alarcon. Ayan, ha? Munti kitong malimutan. Diyan din po sa Santiago, Isabela. Shoutout sa iyo, Sir Danilo Alarcon, ano? At saka si yung kanyang anak na si Sir Danison. Shoutout po sa inyo, Sir. Ayan. And then kay Jonel Layosa ng Barangay Bagong Bayan, Bungabong Oriental, Mindoro. Occidental po yata ito, mga kabukid. Sorry. Sir Junel Layosa. Okay. And then kay Sir Mark Clark Belong, no, ng Barangay Balud, Kalbayog City, Samar. No? Mabuhay po kayo dyan, mga taga-Kalbayog, Samar. And then shoutout ulit kay Sir Jolly or Jolly Pahinado ng Barangay Sumilaw, Bukidnon. Ayan, no? Ako, napakalamig dyan sa lugar na yan, no? Barangay Bukidnon. Ay, I'm sorry. Barangay Sumilaw, Bukidnon. Ayan, Sir Jolly Pahinado. And then kay Sir Ebenezer. Ebenezer Palude ng Central Poblacion. Ay, Bukidnon din. Bukidnon din, ha? Shoutout sa mga taga Bukidnon. At ito, malupit. Yung kanilang company, no, pinababate, pinasya-shoutout yung Palma Farms Incorporated dyan po sa Aquino Drive, Bacolod City. Oh, lahat po ng empleyado ng Palma Farms, ano, shoutout po sa inyong lahat. Salamat at sa pagtangkilik ng aming produkto at sa panonood ng aking YouTube channel na El Kabukid. Ayan po, no. And then kay Ma'am Bernadette Delgado ng Saraga, Iloilo. Ayan, Ma'am Bernadette, shout out po sa'yo. And then kay Sir Priscilio Lerios Jr. ng Barangay Sibalom, Antique naman po, no? Mabuhay po kayo dyan, mga taga-Antique, no? Lalo-lalo na sa Lerios family. Ayan po. And then kay Ma'am Cecilia Carmesis, ayan po, ng Barangay Bicol Norte, Bayangbang, Pangasinan. Ayan po, no, mga taga Pangasinan, shout out po sa inyo. At kay Wendelin Dibella, ayan po, no, ng Barangay Matipok, Kalaka, Batangas naman po. Ayan, sa mga taga Kalaka, shout out po sa inyo. Maraming salamat po, no, sa pagtangkilik ng aming produktong CHC Agritech. At not but last the least, si Sir Jonathan De Los Reyes ng Ipil, Sambuanga, Sibugay. Ayan, sir, mga taga-Ipil po dyan, maraming salamat po sa inyo, especially sa De Los Santos Reyes, De Los Reyes family pala ng Ipil, Sambuanga, Sibugay. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat sa pagtingkilik ng aming CHC Agritech product. Mabuhay po kayong lahat. Sa next shoutout ko po, baka mabanggit ko na po yung mga pangalan ng gustong mag-shoutout po sa akin. Just comment lang po sa video ito, mga kabukid. Maraming salamat po sa lahat ng nabanggit ko. Ingat po kayo palagi, no? Sa inyong mga ginagawa. Ayan, maraming salamat po ulit.
tapos na po itong isang bahaging ito. At naka-ready na rin po yung pagkakargahan ng sinako, no? Dito po ilalagay. At ang nag-ooperate po niyan ay napakasariwa. Napakasariwa. Mahiyain lang. Sa pancha mo, Boss Melvin, ilang kilo sa sako? 70. 70? Yung panay na... Tingin nyo, hindi lang 70. Ganon, ganon siya kabigat. Eh parang lit lang naman sa ako ah. Nangangaryado ako sa anong palay. Eh, mabigat yan. Mabigat to? Eh tingin ko 30 kilos lang oh. Eh parang lit doon sa ako. Kasi yung mga 65 hanggang 70 kaya pang iatang sa palay. Ito hindi mo mayatang yan sa ulo. Mabigat to talaga? Mabigat. Malitig na lang sa ako mga kabukid, pero yung karyador nagre-reklamo. Hindi lang 70 yan. Hindi lang daw 70. Eh, Boss Melvin, sanay na sanay mga riyada yan. Kaya pa ba? Kaya pa pagsagayan pagka nakakahiram na kobra. Kala ko 30 kilos lang isang sako niyan eh. Eh bakit parang hirap na hirap si Boss Omi? Tatlong 30. Tatlong 30. Tatlong 30. Hindi lang sa sako. Hindi lang si Teto yan. Hindi lang. Puro senior citizen pa kami. Grabe. Estimate mo Boss, may 70. May kita. 80 yan. We. Oh. But parang kalita sa ako. Sa palay, 70, kaya-kayang hiyami sa iyo. Okay pa, pabili. Sa palay yung 70, kaya yata, ito hindi. Kaya, hello. Nagre-reklamo, mga sanay na yan, mga kamukid. Sanay na. Eh, nagre-reklamo pa. Ito na po ang hinihintay ng lahat. Sir, kumusta? Good morning. Good morning, good morning. Eh, yung mga kabataan natin eh. Nagre-reklamo. Sobrang gaan daw nung sinako eh, nung kinabahan. Nakita ko nga, puti pala yung nilagyan eh, pare-pareho. Eh, mabigat talaga yan, yung klase na yan. Talaga. Hihirapin sila magbuhat dyan. Eh, baka daw nasa 80 ang isang sako eh. Mga 70 yan, 70 pataas, yung klase na yan. Eh, sana nga, mas marami pa na makabawi-bawi sa lahat. Kaya lang yung presyo, bumaba na. Oo nga, eh, kung meron lang tayo truck na madadala sana sa Batangas eh, 22.70 ngayon doon, bumagsak na rin eh. Oo nga. Nung unang sabi ko sa'yo, 25 eh, di ba? 22.70. Yung nga sabi rin sa akin yung mga classmate ko nung last week, galing ako ng CLSU noon, yung mga naka-eskwela ko namimili ng mais, di ba nga akong 25? Ay, hindi eh, bumaba na ngayon, 22 na lang. Oo. Tama rin pala kami sa amin ng mga classmate ko. 22.70. Kausap po kagabi yung aking kumpare. Ano, wala pa ba tayong mais? Sabi ko, bagong harvest, gusto mo? Huwag yun! Kasi mahirap maghanap ng tuyo na eh. Oo, yun nga. Yung tuyo. Meron doon sa mga kinukan, eh, Bulacan naman ang deliver sa Mabini. Ah, Bulacan ng dala noon. Bulacan ng dala. Maselan ng... pa yun. Pinapunta ko kay Lates kahapon, ang sabi, 135 days daw ang kailangan doon sa mais para hindi mag-crack daw. Eh, kakrack naman talaga yung mais na yan. Bakit hihintay mo pa yung 135 days? Abi naman yun. Sobra. Oo, oh, masyado nang matagal yun. Ayan, may lakas na sina Boss Melvin, oh. May lakas na. So, hahakutin na lang po ito. At on the way na po yung buyer naman. Kasi ang rules po dito, timbang, kabukid. Bawat sako titimbangin bago dalhin sa or ikarga sa truck. So, ito naman, ang purpose naman ito, yan naman po ang hahakot ng mga sakong nakikita nyo nakakalat dyan. Ito lahat, pag na-discarga nila, 85 kaba na po yan. Average weight po, minimum 70 daw po according sa kanila.
mga sanay pong magbuhat ang mga yan. 70 up ang kanilang estimate bawat sako. Titingnan natin kung makakailang tonelada po ito ngayon. O mga kabukid, pinaikilala ko po sa inyo si Ate LB. Siya po ang contact person ng lahat na nagtatanim ng mais dito, no? Pamula sa reaper, sa buyer, siya lang po. Ate LB, baka pwede mong banggitin yung number mo dyan. Ang number ko po, maaari nyo po akong makontak sa number po na 0955-311-9708 po. Kung meron pong gusto pong makaano po ng mais, kontakin lang po nyo ako sa number na yan. Ayun mga kabukid ha. Sa harvester po, pwede rin po. Kumbaga sa tindahan, general merchandise po si Ate LB. Problema nyo, buyer ng palay, kontakin nyo rin po siya. Ipa-plus ko po sa aking video yung number po ni Ate LB. Ano po? Ayun, Ate LB, baka may mga babating ka. Sa sibuyas din po, pwede rin po. Ayun, sa sibuyas. O, gaya nito, sibuyas yan. Binabati ko po ng magandang tanghali ang may-ari po ng mais na ating pinaani po ngayon. Yes. At nagpapasalamat din po ako at hindi rin po nila ako iniwan sa pag-ani po nila. At pa rin po yung kanilang kinontak para po mai-ano po natin ang kanilang ani. Isa lang po ibig sabihin natin, LB. Opo. Malaki po tiwala nila sa inyo. Opo. Yan lang po ang kayamanan ko sa lahat. Ayun. Opo. Kasi po yan ang tiwala. Hindi po nabibili ng pera yan. Correct. Ang tiwala po kasi, ano, habang buhay po natin yan eh. Mm. Pakikisama po natin. Ayan po. Oh, again sa mga nahagahanap ng contact sa sibuyas, sa palay, especially sa mais. Yung contact din natin si Ate LB lang po. Yon. Maraming salamat Ate LB ha. Opo, maraming salamat din po. Ito na po yung pick up ng mais na bagong harvest natin. Ano, titingnan natin kung makakailang kilo po ito. Yan nakalagay oh, palay, corn and onion dealer. Shoutout sa inyo mga kuya ha. El Kabukid Vlog. Search nyo lang po ako, El Kabukid Vlog. Pakisubscribe na rin po para mapanood nyo po ito. So, sinisimula na pong timbangin itong ating bagong harvest na mais ano? So, titignan po natin kung makakailan sa ato or yung average weight po niya at kung ilang tonelada po ito. We'll be right back.
kabukid, ito po yung magigiting nating mga nagbuhat ng mais, oh. Ito si Hulk Hogan. Ha? Ito naman isa si The Rock. Oh, hinahagis lang yung sakong mais, eh. Ayan, ha. Oh, subscribe niyo ako para mapapanood niyo to. Wala talaga yung babatiin. Salamat sa inyo, salamat. Ito yung pinakamasarap sa lahat. Wow! Yung pinakamasarap sa lahat. Magkano inabot, ate? Timbang. Makailan tonelada tayo? 8,207. So 8,207 mga kabukid ayan. So ibig sabihin 8 tons. 207. Ang pinagbilan niya is 123,000. 123,000. Naku, kung na 17 kilos pa, di masarap-sarap sana yan. Kahit pa paano, may pambayad sa reaper, sir. Bawi sana yung pa-reaper. Hindi pabayaran. Opo. Hindi po pwedeng hindi bayaran. Siyempre, kung nangasumo rin po kasi yung kaya artister nga natin. Yun talaga ang lakad. Kailangan eh, maibigay yung para sa kanila. Ito yung best part sa lahat. Every time na nagbablog ako. Chibugan time! Dala ba kayo atay dyan? Sini na? Atay. Atay nang. Malala. Ya. Yeah. Sa may sili. Boss. Ayo. Si Kuya Prancing bubusugin niyo talaga naman. Masarap pa naman wala mo kanina, ginisa ka matres. Okay mga kabukid, lalapang muna kami. So, kinikwenta na po ni Sir Isagani kung magkano po yung kanilang paghahatian ni Boss Kanyo, no? Lalabas muna yung gastos, tapos ang the rest, yun po yung paghahatian nilang dalawa. Yun po kasi ang kalakaran dito po sa probinsya ng Nueva Ecija. Pagka ikaw po ay nag-finance, lalabas muna lahat ng nagastos dun sa tanim, ang matitira, yun po yung paghahatian. Ayun mga kabukid, natapos na ang kanilang partihan. So tatanungin naman natin si Boss kung ano naman ang kanyang naging obserbasyon sa naganap na harbisa natin. Eh, okay naman, kumita naman kahit paparaw. Ang tanong lang talaga dun, kung hindi bumagsak ang presyo. Hindi bumagsak ang presyo, mas malaki sana naging kita namin. Yun. Malaking laki rin na wala, 16,000 mahigit. Pang reaper na nga talaga, totoo yun. Pang reaper na yung lang. So tatanim uli tayo, sir? Oo, tanim uli, laban uli. Tanim lang tanim. Hindi naman tayo sumusuko eh. Eh, mayroon tayong mga kasamang masipag din, oh. Boss Kanyo, huwag susuko, laban ng laban, tanim ng tanim. Tanim ng tanim, para may anihin. Kung hindi tayo lalaban, paano tayo? Pag hindi tayo nagtanim, wala tayo anihin. Eh, paano pa? Wala, tayo harvest pag hindi nagtanim. Oo, oh, wala nang gilitanin. Eh, talaga yun, oh. Kailangan natin sipagan para kumita. Eh, palagay ko naman, itong darating na taniman natin, eh, ala nang, ika nga, eh, yung weather, maganda, tuloy-tuloy na summer. So, sakto po yung naisip nyo na mais na puti naman. Para mas mabilis. Para mas mabilis. Tapos sunod, tanim ng palay. Palay na ulit doon sa inaniya natin. Sa inaniya natin. Ayun. Sir, maraming salamat uli. Magkikita ulit tayo sa susunod dahil malapit ang harvestin yung sibuyas. No? Sibuyas. Ay, patitingnan na daw ni Kanyo yung sibuyas. Ayun. Babalik para... ulit si Kabukid. Boss Kanyo, ano masasabi mo, boss? Okay lang. Kala akong masabi. Kumbaga yung... Daming pinagbilan. Yung pagod. Malaki kita. Ipapahinga lang yung pagod. Ay importante, papatuloy tayo. Iloy gulay pagod, wala ayun. Na. Hindi tayo makakabawi kung titigil na. Ayun, tuloy lang, laban na laban. Okay, maraming salamat.
Boss Ganyo, sir ha. Maraming thank you, maraming thank you. Sa aking produkto, talaga namang bibigay din ng magandang benepisyo sa atin. Yun naman talaga ang kanyang obligasyon din sa mga tanim natin, magbigay siguro, siya ng magandang resulta. Siguro sa lahat ng nag-mais dyan, tayo lang kumita ng maganda-ganda dyan. Malamang. Salamit ako dun sa mga mais na nakatanim eh, ala eh. Ayun, nandito, maliliit eh. So, hindi siya. Ano ba yung bibigay din sa okay. So, ayun mga kabukid, ano, na ibahagi na po ni Sir Sagani, kina Boss Ganyo, Jason at Dante yung kanila namang share. Ayan. Ganun po talaga ang nag-aalaman. Matagal ang pera kasi ilang buwan nyo pong aalagaan, palalakihin, pagagandahin. At thankful naman tayo dahil yung ating CHC product ay talaga namang nagbibigay ng magandang resulta rin sa halaman, ano? Although binaha, dalawang linggo, talaga namang lumaban ang ating produkto. Although nabansot, pero magaganda po yung naging puso, no? Yun nga lang, talagang bumagsak naman ang presyo. Yun ang talagang kalaban ng farmers, yung pong presyo. Hindi natin kayang panghawakan, eh. So kung ano po yung lakad, yun po yung masusunod. A matter of ilang days lang po, no? From 17, bigla pong nag-15. So, baka bumaba pa po yan. Kaya, nag-decide na po si Sir Isagani na ipaharvest na po today. So, ayun. Maraming salamat, sir, sa tiwala ninyo palagi sa produktong CHC Agritech. At syempre, sa akin po, kay El Kabukid, maraming salamat sa inyo po, no? At syempre, kay Ma'am Bona, shoutout po sa iyo. Ayun, sa mga gusto rin pong sumubok ng aming product, kontakin nyo lang po ako sa number na makikita nyo dyan sa inyong screen. Pwede rin po kayong mag-visit sa aming website na www.elkabukid.com. Kung mahilig po kayong mag-Facebook, mayroon po kaming mga page, no, na CHC Agritech Organic Japan Technology at yung aking bagong page na El Kabukid Blog. Bisitahin nyo po mga yan. Pwede po kayong mag-inquire dyan, makita yung mga gumamit ng ating mga produkto, naka-upload po dyan mga kabukid. At syempre, kung mahilig ka rin mag-Shopee, meron din po kaming Shopee Store at Lazada. Ito naman po, makakapili na rin po kayo ng mga CHC Agritech product po dyan. Okay? Ayun. At kung ikaw ay taga Bicos, lalo na, no, sa malapit kina Sir Isagani at nais mo rin gumamit ng aming produktong CHC Agritech, punta lang po kayo sa kanilang kamalig at hanapin nyo po si Sir Isagani dyan po sa kanilang kunuhan, no? May tarpaulin po yung kanilang gate dyan mga kabukid. Pasya lang po kayo sa kanila. Marami po kayong CHC product na pwedeng mabili sa kanya, okay? Maraming salamat po. At sa mga subscriber ko na patuloy na nag-aabang ng aking mga bagong videos na ina-upload, mabuhay po kayong lahat. At sa bago lang po sa aking YouTube channel, inanyayahan na rin kitang mag-subscribe, like and share na rin mga kabukid. Hanggang dito na lang po. Ingat po kayo palagi and God bless.